Ayan mga kapatid, ginawa ko ang videong ito dahil ito ay isang buhay na patotoo. Patotoo dahil ito po ay nangyari at naganap sa aking pamilya, sa aking buhay. So unang-una mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa may kapal, sa patuloy na pag-iingat, patuloy na pag-ibig, patuloy na pagyakap at patuloy na paggabay sa akin habang ako ay nakikibaka sa gitna ng silangan. Lubos na nagpapasalamat ako sa Panginoon at wala kong ibang tinataas kundi ang kanyang pangalan dahil sa lahat ng mga pagpapala, sa lahat ng mga biyaya na aking natatanggap at kung anong meron ako ngayon dahil sa Panginoon. Alam ko na ang Panginoon ay marami pang plano sa aking buhay at marami pang nakalaan na plano niya na mas higit sa aking mga plano. So ngayon sa oras na ito ay nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kaarawan ng aking ina, sa ika-79 na birthday ng aking ina, nandoon po ang patuloy na pagyakap, nandoon po yung patuloy na paggabay ng Panginoon sa aking ina. So nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil mula noon hanggang ngayon ay nandoon pa rin ang pag-ibig ng Panginoon na patuloy nang ipinapadaba sa aking pamilya. Hindi lang sa aking pamilya, lahat po ng aking mga buong pamilya. So alam ko na ang Panginoon ay may purpose kung bakit nangyayari minsan ang mga pagsubok sa aming buhay. Ngunit hindi po nag-iba. Hindi po kami nawalan ng pag-asa, lalong-lalo sa aking pananampalataya dahil alam ko na ang Panginoon ay nandyan lagi at alam niya kung anong pangangailangan ng kanyang mga anak. So sa kanya lang ako nanindigan, sa kanya lang ako lumalapit tuwing may pagsubok, tuwing may problema na darating sa aking buhay, lalong-lalo na sa aking pamilya. Minsan talagang napapaisip ako, napakahirap talaga ng isang maging OFW. Pero dahil po sa kanila, dahil po sa mithiin na mayroon ako, so patuloy akong nakikibaka, patuloy akong nagtitiis, nagsasakripisyo para sa kanila. Kaya yun, wala akong ibang tinataas po ang dapat kong itaas, ang dapat kong purihin sa oras na ito sapagkat siya laging ang nagbibigay ng kalakasan ng buong pamilya ko. Siya laging gumagabay. Siya laging nag-iingat sa buong pamilya ko. Kahit malayo man ako, no, panatag ang aking kalooban dahil alam ko na nandyan ang Panginoon na nag-iingat po sa kanila. So, alam niyo mga kapatid, talagang ito ay buhay na patotoo. Napakahirap po ang buhay namin noon. Kaya po ko nag-decide, kaya po ako nangarap na mangibang bansa dahil gusto ko pong maihahon ng hirap ng buhay ang aking pamilya. So sa pagtanda ng aking mga magulang, lalong-lalo na sa aking inay, ay ayaw ko na pong maranasan po nila ang hirap na naranasan namin noong ako ay hindi pa nakapag-abroad. So nangako ako sa sarili ko na lahat ay ibibigay ko. Nangako ako sa sarili ko na hindi ko nahahayaan pa na makita ang paghihirap ng aking magulang. Kaya nandito pa ako nagpupursige, nandito po ako patuloy na nangangarap para sa kanila. So inay, sa oras na ito, happy 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 birthday. At alam ko na marami kang pangarap na hindi po natupad. Pero ang mga pangarap na yan nanay ay nandito po ako. Ako na po ang magpatuloy, abot sa aking makakaya. So hindi ko man kayo magabayan sa iyong pagtanda. Ngunit dinadalangin ko na ang Panginoon ang gagabay po sa inyo. Gay po ng kalakasan po habang wala po ako sa inyong tabi. So nagpapasalamat talaga ako ng lubos-lubusan sa Panginoon dahil tuwing nakikita ko po kayo, nakakausap ko kayo sa pamamagitan ng telepono, ay nandun po yung aking kapanatagan dahil nandun po yung pag-iingat ng Panginoon. So nagpapasalamat ako lahat ng mga minimithi ko, lahat ng mga pinapangarap ko ay unti-unti ko na pong nakamit. At ito po ay para sa inyo nanay at ito rin po kung bakit ko ito nakakamit dahil sa patnubay po ng Panginoon. So Lord, nagpapasalamat ako sa inyo ng lubos-lubusan. Kulang na kulang po ang pasasalamat.
kulang-kulang po ang salitang pasasalamat, Panginoon. Ngunit alam mo kung ano ang laman ng aking puso. Alam mo kung ano ang desire ng aking puso. Kaya Panginoon, dalangin ko na patuloy mo akong gabayan, patuloy mo akong bigyan ng kalakasan, patuloy mo akong bigyan ng karunungan upang makamit ko ang mga iba pang mga pangarap ko para sa aking pamilya. At naniniwala ako at alam ko na papatnubayan mo ako. So, ganun din, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa ginamit niya kayong mga sponsor, ang ginamit ng Panginoon upang maging matagumpay ang celebration ng birthday na kong aking ina. Hindi ko na kayo isa-isahin, alam ko na alam nyo kung sino po kayo. At mula sa aking pamilya, mula sa buong pamilya ko po ay nagpapasalamat at sumasaludo po sa inyo dahil sa suporta po ninyo. At ang sponsor po ninyo ay ito ay magagamit para sa mga nangangailangan ng mga small YouTuber na kagaya po natin. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil isa kayo sa ginamit ng Panginoon upang magkaroon ng katagumpayan ang selebrasyon ng aking ina. So, maraming salamat po sa inyong lahat, kayong lahat ng mga sponsor. Ang dalangin po namin, pati ng buong pamilya ko, ay patuloy na pagpapala ang ibuhos ng Panginoon sa inyo. Hindi lang sa inyo, maging sa inyong mga trabaho at maging sa inyong mga pamilya. Dalangin po namin na patuloy kayong gabayan, patuloy kayong patnubayan ng Panginoon at patuloy kayong bigyan ng kalakasan. At ang pasasalamat, mga kapatid, ay kulang din para ibigkas po namin o sabihin po namin ang pasasalamat po sa inyo. Mula sa aming puso, sumasaludo po ako sa iyo. Sumasaludo po ako sa inyo, lahat po kayo na ginamit ng Panginoon. Kayo po ang nagbigay ng kulay, kayo po ang nagbigay ng katagumpayan upang maging matagumpay, upang magkaroon ng katagumpayan ang selebrasyon ng aking ina. Kaya ang Panginoon, unang-una sa kanya ako nagpapasalamat dahil pinakilala kayo sa akin sa pamamagitan ng mundo ng YouTube. Kung hindi dahil sa mundo ng YouTube, hindi ko kayo nakilala. Hindi ko kayo nakilala. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang mundo ng YouTube ito sa isa sa ginamit ng Panginoon upang makilala ko kayo. Kaya ang dalangin ko po sa inyo mula sa aking puso, uulitin ko po, ay patuloy na patnubay, patuloy na pagpapala ang ibubuhos ng Panginoon sa inyo. At maging sa inyong trabaho, maging sa inyong mga pamilya, at buong pamilya po ninyo, dalangin ko po na patuloy po ang gabay, patnubay, at pagyakap, at patuloy kayong mahalin ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, lalong-lalo sa inyo mga sponsor, ay nagpapasalamat po talaga ako na talagang ito ang panahon, ito ang tamang panahon upang ibigkas ko, isigaw ko sa buong mundo ang kabaitan po ninyo, ang kabutihan po ninyo. Kaya wala akong pinagsisisihan kung bakit ko kayo nakilala. Wala akong pinagsisisihan mula nung nakilala ko kayo. Uulitin ko, maraming salamat po sa inyo, mga kapatid.